mga kamaster, no? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sa ating mga kababayan sa Middle East. Sa araw na ito, araw po na Linggo, tayo po ay may hanibishi dito. Tayo lang po ay nasa bahay, no? So kung yung mapapansin, meron tayo itong refrigerator na hanibishi. Ito po ay nabili ko ng 200 sa ating kapitbahay dun sa kabilang kanto. Okay, so ito ay nabili lamang natin ng 200, ano? Okay, so ang problema nito, ang sabi doon ng technician ay sirado yung thermostat at compressor, no? Bali, 2 technician na ang nag-check na ito. Okay, so meron din nila dito kanina, kagabi, washing machine din to. So, check din natin mamaya. Ngayon, ang problema nito, hindi na raw gumagana ang compressor at saka yung sirado yung thermostat. Sira ang compressor at saka thermostat. Excuse me. Sabi ng 2 technician na nag-check dati. Okay, so yung nga lang, kung ating mapapansin, no, wala, sira-sira na talaga to, no? Oh. So nakikita naman natin kung may quality nga ba yung ano na to, refrigerator na Hanabishi. So ito ay magdadalawang taon pa lang, mga kamaster. Paalala, magdadalawang taon pa lang, ano? Pero kung mapapansin, parang hindi 2 taon, ano? Mabilis kalawangin. So ito nga, tanggal na nga yung pinaka ano niya, lock sa ilalim, yung 2 tornilyo niya. Mahinang klase talaga, wala. So, yun nga, nabili natin ito ng 200 piso. So, i-check natin kung sira nga ba ang compressor at saka thermostat. Okay, mga kamaster? So, ayun mga kamaster, no? Magsimula na tayo. So, paalala, nandito lang tayo sa bahay. So, ito ay nabili ko 200 piso sa ating kapitbahay, no? Kasi nakita ko nung Webes na kausap niya yung nangangalakal na may kulong-kulong, no? Kaya kinausap ko yung kapitbahay natin kung anong problema ng refrigerator. Inaisip niya na ibenta na lang, bali na lang siya ng bago kasi 2 technician na raw ang nag-check. Hindi raw ano, compressor daw ang naging problema, no? Eh sabi ko, bilhin ko na lang ng 200. Eh binibili kasi ito ng mga ngalakal 100. Sabi ko, sige, sa akin na lang, 200 na lang sa akin. O, di binigay sa atin, ano. So, yung ano yung ating kapitbahay ay hindi niya alam na gumagawa tayo ng refrigerator, mga kamaster, no. Kaya sabi niya, naku, kung sana pala, sayo ko na lang pina-check. Pero sige, oh, hayaan mo na. Bibili na lang siya ng bago. Kaya naisip niya na bigay na lang sa atin. Ibenta ng 200. Okay, so, magsimula na tayo. Set natin yung tester natin sa continuity muna. Okay? Kasi yan, sabi ng technician, ng 2 technician na nag-check ay sira na ang compressor. So mamaya kasi sira nga, baka nga talaga sira, eh baka mag-ground. Ay, magsimula muna tayo sa basic. Okay, so check muna natin. Okay, wala. Then mag-grounding check muna tayo. Okay, wala. Kabila. Okay, wala. So, malinis. Ibig sabihin, maaaring walang connection, no? Pero, kaya nga tayo nag-evaluate para malaman natin, okay? So, tanggalin muna natin itong drain pan. Tapos, eto. Takip. Kasi, promise mga kamaster, no, ngayon lang natin to na evaluate, no, kasi nung mga nakaraang araw talagang busy talaga tayo. So total talagang hindi pa natin to nabuksan, ika nga. Pero yung ano na yon, yung mga takip na yon, eh kalas-kalas na talaga. Tinanggal ko na lang ng tuluyan kanina. Okay? So tanggalin natin yung takip. Thank you.
So, ayun mga ka-master, no, natanggal na natin yung relay at saka yung overload protector, no. Pero bago yan, doon muna tayo mag-focus sa compressor, no. Check natin yung winding resistance niya kung talaga nga bang bagsak na. Kaya sinabi ng dalawang technician na sira na. Okay, kasi hindi na talaga umaandar. Okay, so, nandito yung crocodile clip natin. Okay. So, set natin sa ohms, mga ka-master. Yun. Okay, then, gaya ng dati, may hinanda ako dito sa inyong ika nga kodigo. Okay, para may breakdown tayo, ika nga. So, magsimula muna tayo sa common. Automatic, mga ka-master, yung taas ay common. Okay? Ngayon, hahanapin na lang natin kung asan yung running tsaka yung starting. So, unahin muna natin yung unang terminal dito sa bandang baba, sa bungad. Okay? So, meron tayo nakukuhang 20.7 ohms. Okay? So, kapag ka itong terminal, itong crocodile clip natin, nilipat natin sa kabila at mas mababa, ibig sabihin, ito yung starting. Okay? So, paalala, yung pinakamataas, yung common, pinakapangalawang mataas, yung starting, yung pinakamababa, yung running. Okay? Oh, yes, Daddy! Lipat na natin. Okay, 17. So, ibig sabihin, yung bungad, yun yung starting. Kasi karamihan, minsan, sabagay, hindi naman kasi talaga pare-parehas, no? Yung starting, nandun sa dulo. So, sa pagkakataong ito, ang starting nasa bungad. Okay, so, breakdown na natin. Common to starting, 20.6. Then, common to running tayo. Then, starting to running tayo. 37.6. Okay, so compute muna natin mga ka-master, okay? A few moments later. So, ayun mga ka-master, no, na total na natin. So, yung lumabas na total doon sa ating compressor resistance windings ay 37.6. Okay, pero pagka tinotal natin lahat, kailangan may makuha tayong 37.9 mga ka-master, no. So, kung ating mapapansin, point lang, no. Point lang sila nagkatalo. Okay, kasi yung common starting natin ay 20.6, common running 17.3, tsaka yung total niya ay starting running ay 37.6. Okay, so yung subtotal niya, yung pinaka-total niya lahat, dapat may makuha tayong 37.9. So, point lang yung difference mga kamaster. So, ibig sabihin, good pa yung ating compressor windings, no? Pero ang tanong, maya-maya kasi, kaya sinasabi ng technician na sira na dahil stock up, no? So, magkakalaman mamaya yan, okay? So, ang susunod nating i-check ay yung compressor terminal grounding, okay? So, ayan mga ka-master, no? Mag-grounding check muna tayo. Ilalagay muna natin isang terminal sa kanyang body. Then, yung ito, lagay natin sa common. Set natin siya sa continuity. Okay, so ulitin natin. From ground to common, wala. Okay. Lipat natin. Ground to starting, good. Papada, kaliwang kanan. Ground to running. Okay, good. So, ibig sabihin, walang side itong ating windings, no? So, sabihin, okay, good yung ating terminal, pati yung ating compressor windings. Okay, so, ang susunod natin, i-check yung
kanyang mga terminal, itong mga relay at saka yung overload. Okay? So, ayun mga kamaster, no? Check muna natin yung relay. Okay? So, nasa continuity tayo, ha? Yun. Okay, so, check na natin. Yun, no? Yun, no? Ito yung sinasabi ko mga kamaster, no? Yung ibang relay na chine-check natin na pinapakita ko sa video, kailangan pagka tinusok mo siya, yan. Ah, yan, no? Intact dapat yung connection. So, ito, yan, no? So, hindi stable yung buzzer. Ika nga, isabihin, may problema yung contact ng, posible may problema yung contact ng relay na to. Okay? Ulitin natin. Ayan, oh. Oh, ayan. Oh. So, napapansin nyo na napuputol yung buzzer, mga kamaster, no? Oh. Ikita natin para sigurado. Hmm. Ibig sabihin, mga kamaster, may ayan, oh. May problema tayo sa ayan, no? So, ibig sabihin yung contact ng relay na to, may problema na. So, ganun lang po kadali mag-evaluate ng, ano, na mag-diagnose ng relay. Pagka talagang intact yung, ano niya, yung connection niya, yung contact niya sa loob, hindi magbabago ang, ano, ang buzzer natin. Ayan, no? Diba? Napuputol yung buzzer. Ibig sabihin, kapag may power na yan, maya't maya, mag-open yan. Okay? So, isa na to sa tinitingnan nating dahilan bakit hindi umaandar ng compressor o di naman kaya itinitrip niya. Okay? So, ang susunod natin ay yung overload. So, ayun mga kamaster, no? Ang isusunod natin i-check ay yung kanyang overload protector. Tingnan natin kung buo pa to. So, ayun mga kamaster, no? Oh. Open na yung overload protector, mga kamaster, no? Ayun, no? Oh, naka-continuity tayo, ah. Dapat ganun, no? Okay, ulitin natin. Ayan, oh. Wala na. So, ibig sabihin, hindi nila na-check itong overload protector, no? Yung dalawang kababayan natin na nag-check na ito. Maaaring hindi nila na-check to. Kasi nga, sirado ang compressor at saka thermostat. Okay, pero sa nakikita natin ngayon, wala, oh. Oh. Wala. So, ibig sabihin, nagkakaroon nawawala. Ibig sabihin, yung contact nito sa loob ay hindi na rin ganun ka, yan o. Nawawala. So, ito sinasabi ko mga kamaster, no? Kapag ka tayo ay nag-check ng overload protector, kailangan galaw-galawin natin para malaman natin kung okay pa yung contact. Ayan o. Oh. Oh, nawawala, oh. Okay, so papalitan na natin dalawa, yung relay at saka yung overload protector, okay? So ang susunod natin i-check yung thermostat niya. So ayun mga kamaster, no, binaklas na natin yung thermostat. Okay? Then tingnan natin. Ayun, oh, may iipis, oh. Iipis, mga kamaster. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh, ha? Mukhang mayroon pa sa loob. Minsan kasi, nagkakaproblema talaga sa thermostat. Dala ng langgam. Iipis, kagaya, may iipis, oh. Tsaka may mga dumi-dumi na ng iipis, oh.
Okay, so ito yung mga salarin minsan ano, yung langgam tsaka mga ipis. So yung langgam pumapasok sa loob ng thermostat, yung mga terminal niya, kaya nawawalan siya ng contact. Okay, kaya ngayon ano nangyayari? Sa halip na umandar yung compressor, wala na kasi nga puro ng langgam o dumi ng ipis ang nandito. Ayan o, yun o. Tago ka pa ha. Ayan o. Uy, shit, uy, alis. So ayan, babaklasin natin to, then check natin, okay? So ayan mga ka-master, no? Nabaklas na natin yung wire ng thermostat. Then titingnan natin dito kung good pa nga ba yung sinasabi nilang sira na raw yung thermostat, ang sabi ng ating kababayan na technician na dalawa ng check, no? So check na check din natin. Okay, so gamit pa rin ang ating crocodile clip. Tingnan natin. Okay, so naka-continuity tayo, no? No? So buksan natin dito sa kanyang selector switch. Yun, no? Good naman mga ka-master, ah. Off natin ulit. Oh, yun, oh. On ulit natin. On ulit natin. Yun, oh. Wow! Good naman, ah. Then, off ulit natin. Yun, no? Oh. Okay, so ibig sabihin, good yung ating thermostat. May mga thermostat kasi mga ka-master na may on and off. Okay? May thermostat naman na pagsaksak mo, aandar kagad ang compressor. Magbibigay agad siya ng voltahe dun sa compressor. Okay? Tapos, ang mangyayari dyan, kumbaga mag-automatic na lang yung thermostat base sa temperature na nakakanyang na si sense. Okay? So ito yung thermostat na to, meron tong on and off. Okay? So dito pa lang malalaman natin na good yung ating thermostat mga ka-master, okay? So ang papalitan na natin yung overload protector at saka yung relay. Okay? Then paandarin na natin ngayon para magkaalaman na, okay? So ayun mga ka-master, no, pagkatapos natin ma-check yung thermostat, so ito yung dalawang parts na ito talaga sira na to, yung overload. Then yung relay naman, hindi maayos yung contact sa loob, no? Kaya pagka chinek natin, ayan o. Oh. Okay? So ibig sabihin, hindi maayos yung contact sa loob. Kaya kapag ka mainit na yung compressor, agad-agad na bumibigay ito. Okay, kasi manipis na nga yung kanyang insulation ng ating relay. Okay, yan o. Oh, igpitan natin para, ano, oh, diba? So, nawawala yung buzzer niya. Hindi unstable. Ika nga, no? So, replace na natin to. Meron ako ditong bagong ano, dalawang bagong overload protector. Okay, then kumuha tayo ng isa. So ipapakita ko sa inyo mga ka-master yung pagkakaiba ng hindi intact yung ano, no, yung connection sa loob. Okay, so nasa continuity tayo. Yun. Yan. Kahit galaw-galawin mo yan. Yan. Kahit galaw-galawin natin yan, hindi magbabago yung kanyang buzzer. Kasi good yung kanyang contact sa loob mga ka-master. Okay? So, ito yung bago. Ipapalit natin doon. Then, yung relay naman, although hindi naman to bago, pero good to. Okay? Papakita ko lang sa inyo yung maayos na contact. Ika nga, no? Ayan, o. Ba? Kahit galaw-galawin mo siya, hindi magbabago yung kanyang buzzer kasi nga maayos pa yung contact ng ating relay sa loob. Hindi pa pudpud, ika nga, yung kanyang insulation sa loob. Kasi contact lang naman, close contact lang naman yan eh. Okay? Kapag ka ganito nang nangyayari, ito yung ano, isa. Ayan o.
Yan o. Ibig sabihin, marami ng carbon to sa loob. Kaya yung contact niya, hindi na maayos. Okay? So, kaya pagka uminit ang compressor, sigurado ititrip niya to, yung compressor. Kaya sinasabi ng dalawang technician na nag-check na sira na yung compressor. Pero ang totoong sira talaga, itong overload protector at saka yung relay. Overload protector na at saka yung relay. Ngayon, pag sinalpak natin yung ano, yung parts na to, itong dalawang parts na to at hindi umandar, maaaring compressor na nga. So, maaaring tama yung dalawang technician. So, magkakaalaman ngayon yan mga kamaster. Okay, so, lagi na natin to doon. So, ayun mga kamaster, no? Plug na natin na magkaalaman na. Yun, no? So, meron tayo nakukuhang 0.89 0.81. So, okay naman mga kamaster, no? Ang problema lang talaga ay yung overload protector at saka yung relay. Kaya hindi umaandar yung compressor, no? Kaya yung sinasabi ng ating kababayan na technician na sira na yung compressor. Okay, pero ngayon sa ating nakikita, ang problema lang ay yung relay at saka yung overload protector. Okay? So hindi po sira yung thermostat at yung compressor na sinasabi ng ating kababayan. Okay? So obserbahan po natin. Meron po tayong nakukuha ng 0.77, then sa kanyang specs ay 0.95 mga kamaster. Okay? Ayun oh. Okay naman mga kamaster ah. O yun oh. Kita ko sa inyo para malaman natin na good talaga yung ating compressor. So ayun mga kamaster no, pinadinig ko sa inyo yung operation ng ating compressor no. So okay naman siya. Okay, so hindi lang na siguro na check ng ating dalawang kababayan na technician yung overload protector tsaka yung relay. So siguro na nung sinaksak nila at hindi naman gumana yung compressor, so siguro nung sinabi nila na anong na notice nila na hindi gumagana yung compressor, thermostat at saka compressor agad ang sintensya nila. Pero sa ating diagnose ngayon, ang problema ay overload protector at saka yung relay lang at hindi yung compressor. Okay, so ayan o. Napakaganda ng init. Pwede pakasalan to. Okay, so puntahan natin dun sa ano, sa harap. Since nga na tinanggal na, tanggal-tanggal na yung mga takip na ito, tingnan pa rin natin sa harap. Sa loob. O, ayan o. Oh, pwede oh. Ayan, nagmo-moist nga siya oh. Ito na yung simula ng ano mga kamaster no, yung kanyang ayan oh, ang lamig oh. So sa halawang halagang 200, meron tayong refrigerator mga kamaster no. Wow! Tingnan natin yung ano, yung switch niya. Ay, maano na rin yung switch. Ang daming problema na ito no. Oh. Hindi madiin-diin yung switch, pero gagawin natin ang paraan niyan. Okay, so hindi po sira yung thermostat mga kamaster. Okay? Ang problema lang nito ay yung kanyang overload protector at saka yung relay. Yun, no? Malamig na mga kamaster, no? .77 sa specs niya. .95
Okay, so paalala mga kamaster, ito po ay 16 HP na compressor, okay? 16 HP na compressor. So okay na 'yan. Napatunayan natin ngayon na hindi naman sira yung compressor at saka yung thermostat. Ang sira lang yung overload at saka yung relay. So ayun mga kamaster, no, after ng 20 minutes, ayan, no, 0.78 din yung kanyang init, ay talaga nga namang suwabe. Wala natin 102, para mapatunayan ng mga kamaster na operational yung ating compressor, no. Baka sabihin niyo, wala eh, hindi mo naman kinukuha ng temperature, hindi naman mainit yung filter dryer eh. O, di, kuha na natin para sigurado. 105 94 105 97. Okay, so yung high head 101. Okay, oil sump 97. So 20 minutes pa lang naman, so luluto pa, nagluluto yan. Ayan, oh, yung condenser niya, yun, no. Kuha na natin ng temperature yung condenser para sigurado. Okay, so 115. Pagdating sa baba, warm lang yan. Oh, 93. Okay, 115 to 93. 110. 103. Okay, so luluto pa, naluluto yung mga kamaster. Okay, so pinapakita ko lang sa inyo na operational yung ating filter dryer. Napakaganda ng init. Okay, so kapag walang refrigerant yan, edi wala. Equal yan, 92-92. Okay, so okay na yung mga kamaster, no. Titingnan natin kung ano pwede natin gawin dun sa mga pintunay na kinalawang na, para lang maikabit natin. Okay, so nagkaroon tayo ng refrigerator sa halagang 200 piso, mga kamaster. No, no, after ng 30 minutes, yun, no, swabing-swabe na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kamaster, no, kung talaga nga bang sira yung thermostat, although chinek na natin kanina, nag-on and off naman siya. Ngayon, ang tanong, kapag ka ba may power na, ganun pa rin. Okay? So, ulitin natin. 0.78. Ngayon, pahinga nyo yung tunog ng compressor para malaman natin nag-operational talaga. Okay, nakikita nyo naman, naririnig nyo naman yung tunog. Ibig sabihin, good at operational yung ating refrigerator. Ngayon, pupunta tayo doon sa loob, sa harapan. Ang gagawin natin, i-off natin yung thermostat. Tingnan natin kung magre-response yung ating compressor, okay? Off natin dito. Yun, oh. Ayun, o yan, no, ay nag-off. O yan mga kamaster, no, oh. Ibig sabihin, good yung thermostat, nagre-response yung compressor natin. Okay, so walang problema sa thermostat, walang problema sa compressor. Ang problema yung relay at saka yung overload protector. Okay mga kamaster. Mga kamaster, no, tapos na tayo. So napatunayan na natin ngayon na ang problema ng refrigerator na to ay overload protector lang at saka relay. Okay, so didiskarte na lang siguro natin to kung paano natin ikakabit dito, no, kasi tingnan mo naman, no. Kalawang na mga kamaster, no, pati ito.
So, magdadalawang taon pa lang ang refrigerator na to base sa sinabi ng ating kapitbahay, pero wala eh, talagang ang ano, ang nipis. Madaling mabulok yung ano, no, yung ito, yung bakal na ginagamit ng Hanabishi, no? Ayan, no? So nakikita natin yung kalidad ng refrigerator na to, no. So ayun mga kamaster, titingnan natin kung kaya nating gawa ng paraan para lang maikabit natin ito doon para may refrigerator tayo dito sa labas. O di naman kaya, gagawin ko yung content to para malaman nyo ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang hitsura ng coil sa loob mga kamaster. Okay, so okay na po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster, no. Nagkaroon tayo ng refrigerator sa loob ng sa halagang 200 piso. Okay? So ayun mga kamaster, no. Ang naisip ko, no, since na okay naman lahat, compressor, thermostat, lahat. Sa madaling sabi, okay ito, no. Check naman natin kanina. So naisip ko kasi na sa halip na gawin ko tong refrigerator dito sa labas. Okay, since na may refrigerator naman tayo, ang gagawin ko dito, babaklasin ko lahat 'to. Lahat ng nakikita nyo, babaklasin natin dyan. Gagawin natin skeleton to. Ngayon, ipapakita ko sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga baguhan na technician, kung ano nga ba ang loob ng refrigerator na mga disposable, no? Kung ilang loop nga ba ng evaporator coil ang nasa baba, at ilang loop ng evaporator coil ang nasa taas. Bakit minsan may pagkakataon o lagi-lagi na nawawala ang lamig sa baba pero yung lamig naman sa freezer ay okay naman, ano? So gagawan ko ng bagong content to mga kamaster para tulong din sa ating mga kababayan, ano, para makita nyo ng actual, no, para makita nyo ng actual yung operation ng ating refrigerator kapag ganitong disposable na refrigerator, no. Pero yung mga parts niya as is pa rin. Ang gagawin na natin, babaklasin natin lahat, then skeleton siya, then papaandarin natin para makita natin kung ano nga ba yung unang-una lumalamig, dito nga ba o doon, papunta dito o papunta dito, papunta doon. Okay, so abangan nyo mga kamaster ang gagawin kong panibagong content. Ipapakita ko sa inyo lahat yung mga laman ng coil dito sa freezer at saka sa chiller. Okay mga kamaster, so abangan nyo po yung part 2. O di naman kaya abangan yung bagong content ng aking vlog na to patungkol dito sa Hanabishi refrigerator, no. So kahit anong brand yan mga kamaster, basta mga ganitong klase na evaporator, freezer, ito po ay disposable. Okay, so abangan nyo yung ating bagong content. Huhubaran natin lahat to, tatanggalin natin lahat ng ano, ng ito mga takip na to. Ang makikita nyo nilang dyan ay yung coil taas tsaka sa baba. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster. Sana nakatulong na naman itong ating ginawang bagong tips tutorial sa araw na ito. Maraming salamat po at magandang araw ng linggo.